Ang Silicon Valley Bank po ay pag-uusapan natin bakit siya bumagsak, bakit siya nagsara, at no, kung dito yan sa Pilipinas nangyari, ano po kaya ang nagiging ano niyan, no, epekto. And ano yung underlying causes, bakit po nagsara ang Silicon Valley Bank. And then, mayroon po kasing kontrobersiya ang kanilang Federal Deposit Insurance Corporation, yung equivalent po ng PDIC natin. Ano, binail out daw yung mga depositors ng Silicon Valley Bank. And ano ba yung naging epekto ng Silicon Valley Bank collapse sa global financial markets natin? And naramdaman ba natin dito yan sa Pilipinas? Okay. So yan po yung naglabasan ng mga news articles about the Silicon Valley Bank, no, at saka yung Federal Deposit Insurance Corporation. So ano ba yung nangyari dito sa Silicon Valley Bank? So ito pong Silicon Valley Bank ay nag-collapse at sinis ng mga regulators, no, napasailalim na sa mga regulators, sa gobyerno, sa Federal Deposit Insurance Corporation. At nangyari lang po ito sa loob ng 2 araw. Biglang nagkaroon ng bank run. Napakabilis ng pangyayari. Para lang po itong eksena sa pelikula, di ba? Na, oy, naku, ang bilis-bilis ng mga pangyayari. At yung pong pagsasara nito ay ang kadahilan daw ay dahil sa risk management at sa mga hindi magagandang practices ng bangkong ito. Ang mga customers ng Silicon Valley Bank ay yung tinatawag na startups o yung mga tech-centric firms na nag-withdraw ng kanilang mga deposits. So ito ay mga tech startups katulad ng, kung naglalaro po kaya ng Roblox, so yan, depositor po ang Roblox dyan. Kung nanonood po kayo ng Vox Media sa YouTube, yan po ay isa din sa mga customers ng Silicon Valley Bank. Sila po ay mga tech startups. And ang sinasabi po, the collapse may trigger tech financial sector repercussions. So yan po yung nakita natin sa Silicon Valley Bank. Bakit ba siya? Ano bang nangyari, no? At nagsara itong bangkong ito. Ang isa, ano, no, nung ako ay nanaliksik diyan, ang pinakanakita ko talaga ay nagkaroon ng mismatch sa long-term bonds na tinatawag ng ano, no, sa long-term bonds ng ating bangkong ito. At saka sa kanyang on-time on-demand deposits, 'di ba? 'Di ba kapag tayo ay nagde-deposito sa bangko, anytime ay pwede nating ma-withdraw 'yon. So ang ibig sabihin po niyan ay on demand, which means anytime na gusto mo o kunin ang pera mo, dapat nandiyan 'yan, on demand 'yan. Ayun ang nangyari noong kasagsagan ng pandemic, maraming mga tech startups at mga individuals ang nagdeposito sa Silicon Valley Bank dahil may liquidity na binigay dahil sa ayuda, na napakalaking ayuda na binigay ng Amerika. At dahil diyan, syempre, nag-ingat din naman ang Silicon Valley Bank. Ang ginawa niya ay ininvest niya ito sa mga government bonds ng Amerika. Anong ibig sabihin niyan? Nalagay yung pera niya ngayon sa long-term investment. At yung long-term investment na yon ay may tenor, may term na 10 years. Eh ang nangyari, no? So nag-withdraw yung mga members, masyadong maraming withdrawal ang naganap. At dahil maraming withdrawal na naganap, nagkulang na yung cash ng Silicon Valley Bank. Kinailangan niya ngayong ibenta ang mga bonds na yon na 10 years. Dapat after 10 years pa magmamature. So yun po yung unang dahilan, no? Nagkaroon ng mismatch kasi on demand yung deposits, withdrawable anytime, pero ininvest nila sa napakatagal na bonds, no, which is worth about 21 billion daw na US treasuries. So bakit, anong nangyari ngayon? Bakit siya nila kinailang? Ano yung naging epekto ng pagbebenta ng bonds ng Silicon Valley Bank? Ang naging epekto po niyan ay noong kasing binili ng Silicon Valley Bank yung bonds ay mababa ang interest rate. Mababa yung kinikita. Nasa 0.25% lang per annum or 0.5% per annum lang. Eh hindi ba, since last year ay nagtaas ng interest rate ang
gobyerno ang mga central banks natin. At dahil sa pagtataas ng interest rate na yan, ay ibig sabihin, mas nagiging mahal yung mga bonds, di ba? So kung may pera ka ngayon, anong bibilhin mo? Yung bond na mataas ang interest na binibigay ng gobyerno, no, ng central bank, o yung dati ng nabenta pero mababa ang interest rate, di ba? So ang nangyayari ngayon, nung binibenta ng Silicon Valley Bank yung lower interest rate na banks niya, eh mataas ang presyo ng mga interest rates, kailangan niyang ibaba yung presyo nito para mabawi ng mga bibili at maging attractive sa kanila yung pagbili ng bonds ng Silicon Valley Bank. At dahil dyan, nagkaroon ng losses, nagkaroon ng lugi ang Silicon Valley Bank. O ngayon, nung nagkaroon ng lugi ang Silicon Valley Bank dahil siya isang publicly listed company, kinailangan niya itong i-disclose o i-report, no, sa ano, no, sa stock market. At nung nagkabalitaan, nako, narinig ng mga tech startups, eh kailangan ng mga tech startups ng mga pera nila. Nag-withdrawan sila ngayon. So nagkaroon ng classic case of bank run, no? So the startups withdrew their deposits because they also wanted to repay their existing loans, which has become more expensive dahil nga nagtaas ng interest rate ang central bank. Okay? So, nung nagkaroon na ngayon ng ano, ng panic mula sa tech startups, ito na ngayon ay nahawa at nag-domino effect papunta sa kanilang mga customers. And now this led to a classic case of a bank run or a bank holiday na tinatawag natin. At ito pang isa, in the last 8 months daw, or for 8 months, wala pong chief risk officer ang Silicon Valley Bank sa panahon na nagkakagulo ang venture capital markets, kung saan nandoon yung mga tech startups. So may kakulangan talaga yung management din ng Silicon Valley Bank. Pero at the same time, tingin ko mayroon ding lack of regulatory oversight ang Fed, no, ang Federal Commission at saka ang ang gobyerno ng Amerika. Ayan. Kaya sinasabi din ng FDIC na ay nako, bail out ninyo ang mga depositors ng Silicon Valley Bank. Ang sabi ng ex-FDIC chair, ang FDIC po ay Federal Deposit Insurance Corporation. Equivalent po yan ng PDIC natin. Kung saan, pag nagsara ang banko, ay pupunta itong FDIC na ito at siya ang magsasauli ng mga deposito ng mga savers nila. At sa Amerika po, up to $250,000 yung pupwede nilang i-insure. Yan po ay insured kapag sila ay nag-save sa mga bangko nila. Ang sabi ng ex-FDIC chair, no, SVB bailed out high value tech depositors. Kasi nga, 'di ba, ang mga nagde-deposit sa FDI, sa SVB, ay mga tech startups na malalaki ang pera, more than 250,000 pesos. Pero ang $1,000. Pero ang ginawa ng FDIC ay in-insure pa rin niya ito, no? At ibinalik pa rin yung pera sa mga tech startups na ito. Kasi ang sabi niya, unang-una mga depositors naman ito na kapag hindi nila nakuha yung pera nila, ay maaapektuhan ang ating tech industry. Maraming mawawalan ng trabaho dahil magsasara ang mga ito at baka maapektuhan din yung innovations na mga ginagawa daw ng mga tech startups na ito. Yun yung sabi ng FDIC. Pero dinideny ng FDIC na ito ay bailout kasi nga, yun nga, yung mga depositors lang naman ang in-insure namin, even higher than $250,000. Pero yung mga bondholders at saka mga shareholders ng SVB ay hindi po sila na bailout. They really took the losses. At ang sabi pa rin ng FDIC, yung mga officers ng Silicon Valley Bank ay nawalan din ng trabaho. So this is not a typical bailout. Yun yung ako sa opinion ko, yun, no?
So, ano ba yung naging epekto naman ng pagsasara ng Silicon Valley Bank sa global financial markets natin, no? Nagkaroon ito ng limited global impact, pero mayroong lingering uncertainties, no? In fact, until today, saka ko lang ngayon na naramdaman na may pagkakalma mula sa global financial market from news sources. Pero in the past week, no, na nangyayari ito ay talaga namang kinakabahan ng mga tao at nire-report din na talagang may mga nagwi-withdraw daw sa mga bangko. At ngayon nga daw po ay nagre-reverse na, no? And investors are seeking safe haven safe haven investments like gold because of this crisis that is happening. And ang nagsasabi din ay, nako, dahil sa nangyayaring itong crisis ng Silicon Valley Bank, ay mas maaari daw na magkaroon ng recession sa Amerika. At syempre, kapag, di ba, sabi nga nila, kapag humatsing ang Amerika, ay magkakalagnat ang buong iba pang mga bansa. Only to show na talagang konektado, napakalaki ng impluensya ng Amerika, ng ekonomiya ng Amerika sa ekonomiya ng buong mundo, no? So yon. Eh, pero ang sabi rin naman ay stronger na daw talaga yung banking system, lalong-lalo na ang European at saka ang American banking system noong because of the 2008 global recession, no? The great recession ang tawag nila. Pero actually nauna tayo kasi noong 1998-1999 financial crisis ay na-learn na natin yan. So mas nauna tayo na maging strong in terms of our banking system. Okay? So, yun. Ano yung epekto nito sa Philippine market? Ano yung lessons that we can learn from it? From the Philippine market, mayroon daw potential stock decline. Actually, nakita talaga natin yan. No? Talagang bumaba yung stock market natin because of the spillover effect of the Silicon Valley Bank. Hanggang ngayon nga ay at par pa rin yung ating, parang bumalik pa lang yung level ng stock market natin from the December ending nito, December 2022 ending. So kung nag-invest ka noon, parang 3 months na pare-pareho lang yung pareho pa rin yung investment mo. Pero may time na bumagsak pa siya. Okay? At ang sabi din ay baka maapektuhan yung remittances natin dahil sa Silicon Valley Bank. Kasi kung magkakaroon ng recession, maapektuhan ng mga Pilipino o mga Filipino-Americans na nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas. At alam naman po natin, di ba, na 15% of our GDP ay suportado because of our remittances from our mga bagong bayaning, mga overseas Filipino workers. At ang sinasabi naman po na magandang lesson na pwedeng take away ng Pilipinas dito ay i-caution ng mga bangko natin na maging industry-specific o yung tinatawag na maging specialized banks. Kasi ang Silicon Valley Bank po ay nag-specialize talaga sa tech industry. At nung nagka-problema yung industriya na yon ay nagkaroon nga ng epekto sa kanya. Pero sa akin, ano no, it's sa akin ang opinion ko diyan ay depende talaga on how you're going to manage it. Kasi if you are operating in a niche and you're really serious about it and you're managing your risks well, of course, meron tayong mga tinatawag na mga black swan events, ano? Pero for me, maganda pa rin namang market yon. Nasa management talaga yan. Malaki ang role ng management. And of course, government regulation for that matter. At yun yung ano no, yun yung nakita natin na maging epekto nito. So yan po no, ang Silicon Valley Bank. Sana po ay mas naipaliwanag ko sa inyo ng simple itong ating ano no, discussion on that. Kasi marami po talaga akong nakikita at papanood na masyadong highfalutin ang kanilang mga explanations. At sana po ay kayo ay natuto sa ating explanation sa Silicon Valley Bank at pagdasal natin na wag na po itong mag-spill over dito sa Pilipinas. Kasi grabe na itong pandemic na, at inflation na kinakaharap natin. Tama na po ang mga paghihirap, hindi ba? Ayan, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI ka social community and get started to be a social investor today. Step 1, umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/sedpicoop PMES now na! Step 2,
I-deposit ang iyong initial share capital, membership fee, at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay, or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/sedpipay para makapagsimula. Step 3. Mag-login sa iyong SEDPI SRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/sedpionlinesri at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa SEDPI Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together.